You're not going to get rich renting out your time. You must own part of the business to get financial freedom. Naval Ravikant. In Tagalog, hindi kayayaman sa pagiging empleyado. And the best way para yumaman ay ang pagnegosyo. Noong nagkaroon ng pandemic, nagkaroon ng malaking opportunity para magkaroon ng malaking market ang mga online businesses. Sa tulong ng internet, technologies at AI, madaming mga negosyo ang nabuo at talagang may mga demand. Ang dropshipping. Kung ano yung mga tinda ko. At ito na nga ang tinatawag nilang digital revolution. At ang pinakamahalaga, ang kailangan mo lang para makapagsimula ng mga ganitong negosyo ay sariling cellphone, internet, at gumaganang laptop para makabuo ka ng sarili mong negosyo na nagbibigay sa iyo ng 50,000 to 100,000 monthly income. Hi friends! Welcome back to my channel. If you are new here, I am Josh, and in this channel, I share my biggest takeaways in personal finance and business. At sa videong ito, isishare ko sa iyo ang 15 na online businesses na pwede mong gawin para kumita ka kahit nasa bahay or kahit nasa ang sulok ka man ng mundo, basta may internet. Pwede mo itong gawin habang nagta-travel, hindi mo kailangan ng boss, at ang pinakamahalaga, pwede mo itong gawin sa oras na gusto mo. Let's start! Una is FB Ads Strategies. Ano naman to? Imagine this, tinutulungan mo ang negosyo para ipakita sa maraming tao ang message nila, ang vision ng company nila, at ang mga produkto nila. Pero hindi lang siya basta-basta tinatapon mo lang kung saan-saan yung mga materials. You have to create the visuals, the copy or the caption, at kailangan mo ng matalinong pagta-target ng mga audience. Kung di mo pa ako kilala, ako nga pala ang founder ng VAffluence. It's an insurance consulting agency or a financial consulting agency na din, kung saan nag-offer kami ng mga produkto through FB Ads. That's why inaral ko to and alam ko na malaki ang pera sa ganitong negosyo. Second, graphic designing. Graphic designer is basically professional or an artist na gumagamit ng mga visual elements para i-convey ang message nila sa mga tao. Napakadaming mga negosyo ngayon ang nangangailangan ng mga posters, ng mga materials, or mga pub mats. And mainly, para ito sa kanilang branding, marketing materials, and website. This kind of business, usually, para ito sa mga medyo may taste sa arts. If wala man, pwede mo naman ding aralin. Kailangan mo lang mag-pay attention sa mga visual elements ng everyday life. Ano ba yung mga trending na mga designs right now? And kailangan mo lang din mag-explore ng mga different styles. 3. Web designing. Web designing is basically gumagawa ka ng website, portfolio ng isang negosyo or ng isang tao. You focus on the overall look, feels, yung mga aesthetic doon sa website. Basically, ang goal ng website is to build the credibility and the reliability of the business or a person through aesthetic features. And not just that, of course, yung mga information din na nakalagay doon. Dito na naka-include yung about the company, about the business, or about the coach. Portfolio na ginawa niya, na mga projects niya. Dito na yung mga produkto nila, mga services nila, mga events, and other activities. Pumapasok din sa website yung mga customer supports nila kasi merong mga chat, mga messages doon. Ang goal ng website is mamangha ang isang kliyente, ma-attract siya doon sa negosyo, sa binibenta, sa ino-offer. May message lang siya doon, mag-chat lang siya doon, and then doon, possible, mangyari ang negotiation and ang sale. Kaya very important na kapag pumasok ang kliyente doon sa website, sure na ma-attract, sure na mag-build ang credibility and reliability ng isang company. Sa negosyo, kailangan mo ng visuals, and yung mga visuals na yon ginagawa yun ng mga graphic artist or mga graphic designers. And then yung mga graphic designers, yung mga visuals na yon i-distribute yon ng FB Ads strategist sa every different social media platforms para mag-click doon ang mga client. And kapag nag-click doon ang mga prospects, I mean, didiretso sila sa website. And doon sa website, pwedeng doon mangyari ang sale. So magkakadikit pala sila. Lahat ito ginagawa sa isang negosyo. And paano ko ito nalaman? Kasi meron din akong sariling website. Pang-apat, chatbot strategist. Sa negosyo, before magkaroon ng sale, the client must talk first to a salesperson. And minsan, mga questions ng mga tao, minsan paulit-ulit na lang. Upang hindi na magpaulit-ulit ng kausap by creating a system na kapag nag-message ang isang tao, meron ka ng automatic response. Siniset up mo, ano sa tingin mo yung mga pwedeng i-message ng mga tao
and then i-automate ko na yung mga response. Ginawa ko din ito sa negosyo ko. Dahil nasa insurance industry ako, ang dami nagtatanong sa akin, pahingi po ng quotation ng ganitong age, gender, or smoking habit. Magkano po kaya yung insurance na to? Pero, hindi naman sila kumukuha. Sa iba, it will take time bago nila makuha yung trust ng isang tao. That's why, instead na isa-isahin ng mga business owners, lahat naman nag-i-inquire sa kanila, pwede mo nang i-set up yung mga automated messages para sa kanila. Nag-create ako ng way na kapag specific age, smoking habit, and gender, kapag nagbigay ang isang client or nag-i-inquire ng information nila na yun, ma-automate na mag-generate yung quotations, 3 options for them. And yes, inaral ko din yan. Kaya alam ko na medyo mahirap siyang gawin and matrabaho siya. It will take a lot of time for a business owner to do it. So, kung gusto mong gawin ito, pwede mong tulungan ng mga business owners to conceptualize things para matulungan mong pabilis ang negosyo nila. Saan ba mga katulong pagiging chatbot strategist? Basically, sa customer support ng mga negosyo. Sa e-commerce, sobrang daming mga nagtatanong na mga information. I-automate na lang nila. And pwede mong gawin yon. Pag mga nag-o-order sa mga menu, may mga magpapa-deliver, or just basically yung ginagawa ko, lead generation. Pwede siya sa HR, sa recruitment, financial services like us, travel assistance, or mga trainings. Actually, pwede nga yung gawing quiz sa mga survey na mga researches, yung sinusulatan, mga questionnaire, nasa cellphone na lang lahat. Number 5, a YouTuber. Nag-create siya ng mga contents. It could be educational, it could be through a vlog. You attract more people to your channel, build a community na nagtitiwala sa'yo, na same values mo, same belief mo. And from there, you can generate money through views, through brand partnerships, through speaking engagements. Kasi, sikat ka na. Kasi kilala ka na sa specific na field na yan. And it's very lucrative. That's why, pinasok ko din ang pagiging YouTube content creator. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na dyan. Sa mga small business owners na katulad ko, malaki ang tulong ng pagiging isang YouTube content creator. Paano? Kapag nag-educate ka ng maraming tao about your business, na mas nakikilala ka na, mas nabibuild yung trust nila sa'yo, yung credibility mo. Kapag tumingin ka sa mga comment section, marami ka natutulungan. And kukontakin ka na nila, mag-i-inquire na sila sa mga produkto mo. And this is by creating videos na makakatulong para sa mga desired audience mo. However, I also have to recognize na hindi ganun kadali ang ganitong negosyo. It will take time to grow your YouTube channel. Medyo matagal. It will cost you a lot of money. Kailangan mo mag-aral anong gadgets ang gagamitin, paano magsalita, ano yung mga sasabihin mo. Medyo mahirap din. Pero naniniwala ako na ang mga negosyo dapat nasa YouTube. Dapat nasa social media. Kasi kung hindi, baka 3 to 5 years from now, wala ka na sa mundo ng pagne-negosyo. Kaya I encourage you, kung negosyo ka, pwede mong gamitin ang YouTube, social media, to promote your own business, and add YouTube as your secondary business. Next business is ghostwriting. What is ghostwriting? Ganito siya. Ang mga negosyo, or ang mga content creators, or ang mga coach, usually, they promote their things through social media. Different platforms. May Facebook, may Instagram, may Reels, LinkedIn, Twitter, Threads, YouTube, YouTube Shorts, etc. Sobrang dami. At the same time, sobrang busy din ng mga business owners na yan sa pagkakausap sa mga kliyente, pagtitrain ng mga tao nila. That's why, wala silang 24 hours para ibigay ang lahat ng time nila para sa script writing, mga tweets, and ng mga threads at ng mga blogs. That's why, these businesses, coaches, nag-hire yan sila ng mga ghostwriters. Basically, anong ginagawa? Pwede nilang i-recreate yung mga videos na nagawa ng mga coaches, gagawin nilang vlog, or gagawin nila into shorter forms. Basta ang goal, ang mga tao, hindi lahat yan nanonood ng videos. Yung iba, mas gustong nagbabasa. Yung iba, gusto nila meron silang pictures na nakikita. And the reality, hindi lahat kayang gawin niya ng isang coach, negosyante, or kung sino man, content creator. That's why, this is one of the best business na pwede mong gawin. You can tap different businesses, and then ask them, pwede ka lang tulungan sa marketing mo. Ako nang bahala dun sa mga vlogs mo, mga educational vlogs mo, sa mga posts mo sa Facebook, captions mo, create ng mga long forms papunta sa short forms. Bakit ko to alam? Na-try ko na yan na ako yung gagawa lahat. Gagawa ko ng caption, popost ako sa YouTube, Facebook, ng stories, sa IG, Instagram, Reels, Facebook Reels, YouTube Shorts, LinkedIn, sa Threads, saka sa Twitter. Napaka matrabaho, and nakakabaliw, at nakakapagod. That's why, instead na ako yung gumagawa lahat, nag-hire din ako ng mga tao who can create those things, who can do those things
for me. And naniniwala ako na sobrang daming negosyante dyan na pwede nating kausapin, pwede mong kausapin para tulungan sila. Next is video editor. Nitong pandemic season at pagkatapos ng pandemic season, sobrang nauso ang video editing business. Bakit? Karamihan ng mga tao, mas nakakatch ang attention nila sa videos. Mas nabibuild yung trust nila. Mas na-entertain sila kaysa sa ibang forms of communication. That's why the content creators, business owners, they are creating videos like this na pinapanood nyo. And hindi ako ang nag-e-edit ng sarili kong videos dahil it will take me a lot of time studying about all these things instead of me generating my own money through my business. So, I would rather delegate editing videos para magawa ko yung bagay na magaling ako. So, kung ikaw ay gusto mong tahakin itong pag-video editing, you just need to study it or maybe mag-enroll ka ng sariling course. Then mag-tap ka ng mga business owners out there. Then to sabihin mo, tutulungan mo sila through video editing services. May dalawang forms yan. Yung isa, long forms, katulad nitong pinapanood mo, or yung short forms na mas matrabaho per video. So start with creating simple editing through the long forms and then little by little, mag-add ng mga skills para din mas marami kang services may offer. Next is copywriting. Related din ito sa pagsusulat. Pero, specific siya sa main goal. The main goal is for the person na makakabasa ng content na yon, either pumili siya ng produkto, mag-avail ng services, or mag-engage doon sa brand. Basically, copywriters are skilled professionals who are good communicators na gumagamit ng mga words na nakakapag-evoke ng emotions, nakakapag-build ng trust, at nakakapag-drive ng desired outcomes. Nakita ka na ba ng mga produkto na medyo interested ka and then nag-click ka doon sa ads nila sa social media, then may lumabas na isang, para siyang website pero isang page lang. Ang tawag doon, landing page. Kung mapapansin nyo, may mga words doon. Meron title, meron niyang explanation, and then mahabang mga explanation, FAQs, mga testimonials, nandiyan. Kasi ang goal niyan is to convince you na bumili ka ng produkto nila or mag-avail ka ng services nila by reading the whole landing page. At ang mga gumagawa nun, mga copywriters and landing page designers or yung mga website designers. Next is dropshipping. Imagine, meron kang tindahan na hindi mo kailangan bumili ng mga produkto agad unless meron ng gustong bumili in advance. That's what you call dropshipping. So instead na ikaw ay nagtatago ng mga stocks, ng mga produkto, yung mismong producer ng produkto na yon with their partner suppliers, sila na yung mismo mag-ship ng product na yon kapag may umorder sa'yo. So kapag may umorder sa'yo, sasabihin mo lang, ay may umorder sa akin. Then yung partner mo, sila na yung magde-deliver ng produkto papunta doon sa customer mo. Walang physical store and wala kang problema sa inventory. Ayos! Next is high ticket closer. Basically, itong negosyo na ito ay skill-oriented business. Inaaral. Kasi ang negosyo na ito ay malaking pera ang pumapasok kapag nakuha mo ang skills ng pagbebenta or sales. Isa to sa pinakamahalaga na skills na dapat meron ng isang negosyante. And kapag ito na perfect mo, malaking-malaki ang chance na kahit anong negosyo pa ang pasukin mo, ikaw ay magsasucceed. That's why, ang lagi kong ina-advise kung gusto mong magnegosyo, una mo munang aralin kung paano ba magbenta. So ang isang high ticket closer, sanay silang mag-sales. Sales talk, makipag-negotiate, sumagot sa mga concerns ng mga tao, mga objections. And dahil sanay na sanay sila, pwede silang i-hire ng mga big companies na medyo malalaki ang presyo ng mga products or tinatawag natin mga premium products para ibenta yung kanilang mga produkto. Ano ba example na itong mga to? Real estate, insurance, premium electronics such as laptops, phones, luxury goods, watch or jewelries. That is also the reason bakit ako nasa negosyo ng pagbebenta. I started as a sales agent. Little by little, natutunan ko na kung paano ba ang tamang pakikipag-usap. Marami ako inatenda ng mga trainings that's worth almost a million para lang matutunan itong mga to. Sa dami ng alam kong negosyo, pwede na akong gumawa ng iba't ibang negosyo. Pero hindi ko ginawa yon dahil gusto ko mag-focus sa isang negosyo lang. So, if you want to build your own business, I suggest be a high-ticket closer. Next is TikToker. Parang YouTube content creator lang din, pero short forms. So, instead na mga mahabang forms na mga videos katulad nito, short form videos ang ginagawa mo. Pwede dito yung pag-lip-sync, pagsasayaw, pagkakanta,
random videos. Basta makatch mo yung attention and nandun ang retention ng mga tao sa panonood ng videos mo. Instead na sa YouTube ka gumawa ng videos, sa TikTok ka dahil naandito ang ibang mga audience. Most of the time, sa YouTube, nandito talaga yung mga nagre-research na. Dito sa TikTok, nandito yung mga nagre-research din. At the same time, yung mga gustong ma-entertain. Medyo challenging din dahil meron science kung paano mo makukuha yung attention ng mga tao. Pero kapag nakuha mo yon, kapag naaral mo yon, isa itong malaking negosyo para sa'yo. So paano ba pwedeng kumita sa TikTok? Kapag nagla-live ka, may magsisend sa'yo ng pera pag merong pang brand collaborations or partnerships. And lastly, kapag may isa ka pang negosyo na pwede mo i-promote yung negosyo na yon doon sa audience or community na na-build mo through that platform. So kung ikaw gusto mong maging content creator, pipili ka. Gusto mo ba sa YouTube or sa TikTok or both? Nasa sa'yo yan. Next naman is affiliate marketing. Affiliate marketing is basically mga marketers ito na kumikita sa isang produkto through commissions dahil pinopromote nila ang negosyo ng ibang tao. And sa affiliate marketing, marami ang kumikita ng million-million dahil pinopromote lang nila ang mga produkto na talagang pinaniniwalaan nila at nakatulong sa kanila sa audience na meron sila. So kung meron kang sarili mong audience, could be at TikTok, YouTube, and then meron kang produkto na ginagamit, pwede mo rin i-promote yun. Tapos, dahil interested yung mga audience sa ginagamit mong produkto, bibili din sila. Then gagamitin mo yung either link, referral link, something like that. And by that, pwede kang kumita ng commission. So, paano ba maging affiliate marketer? Kailangan meron ka munang sariling audience. Paano ka magkaka-audience? Kailangan mag-produce ka ng mga contents mo na makaka-attract ng mga tao na same values mo, same interest mo, so that pwede ka mag-promote ng ibang mga produkto sa kanila. Next online business is B2B coaching. B2B coaching is a very specialized business para sa mga business owners. Kung ikaw ay may isang negosyo, na-experience mo na lahat ng mga journey ng isang negosyo for that industry. For example, e-commerce. Na-experience mo ng mag-fail, na-experience mo na lahat ng problema sa isang negosyo. And dahil na-experience mo yun, alam mo na kung ano yung mga solusyon for that specific industry. Ngayon, dahil successful ka na ngayon, marami na nagpapatulong sa'yo. Nakikita nila yung value na pwede mong ibigay sa kanila. In that way, pwede mo silang singilin ng skills na meron ka, ng knowledge na meron ka through the B2B coaching. Oo nga naman, hindi ka naman palaging available para sa mga taong nag-a-ask ng help sa'yo. So instead na huwag kang magpakita sa kanila, magbigay ka na lang ng presyo. Kapag nagbigay ka ng presyo, edi panalo sila, panalo ka din. That's B2B coaching. Next, online coaching. Online coaching is basically coaching other people using different social media platforms na nakakatulong sa personal development nila para mag-build ang sariling skills nila. So, if you are a coach, could be a fitness coach or personal development coach, pwede ka mag-offer ng mga online coaching sa mga possible na mga prospects mo. Gamit ka ng messaging apps, video calls, para masuportahan sila, makausap ang mga clients mo, makita mo kung ano yung main problem nila, and basically, the solution giving and monitoring ng progress nila is through online. So if you are a life coach, career coach, fitness coach, and coach, pwede mong ma-apply yung mga skills na meron ka kahit sa online. And last but not the least, selling of digital products. Basically, itong business na ito involves designing the product online, marketing the product online, distributing the digital products online, and kapag ginawa yung sale, i-download lang nila yung product mo. So kung ikaw ay isang artistic individual or maybe a coach, a business owner, pwede kang gumawa ng ebook, courses, a planner, software, templates, graphic designs, music, and marami pang iba. And the main advantage of this is this business is very scalable. And yung mga digital products na to, replicated. And kapag nabuo mo na isang produkto, you market it, minsan, nagiging passive income na lang siya. So, ayun na nga, ang 15 na online business na pwede mong pasukin, pwede mong itry, pwede mong aralin, tsaka mo i-execute. Always remember that the best opportunity depends on individual skills, values, and goals. Kaya, you need to choose wisely kung ano ba yung negosyo na gusto mo at gusto mong ilaban para pagkakitaan. Kung meron kang tanong about sa mga negosyong ito, ilagay mo dyan sa comment section. Pagtulungan natin. Bye-bye!